Hello, welcome to my YouTube channel. This is Leia lang to. I-share ko lang sa inyo ang aking Sansevieria na moonshine. Ayan. O, diba? Ang ganda-ganda ng moonshine. So, isa rin siyang snake plant. Ayan. Kung makikita natin, ayan. May design din siya na parang balat ng snake. Pero hindi siya na, ayan o, katulad niya, no? Ano lang siya. Manipis lang yung kanyang design na snake. Yan. Tapos, makikita natin, light na light ang kanyang color. Ayan. Light green. Ayan. Diba? Ang ganda. Ang sarap pang display sa ating tahanan. Kasi napaka-elegant ng kanyang itsura. O, diba? Ayan. Ayan si Moonshine na Sansevieria. So, ayan. Maswerte rin daw to sa ating tahanan. Nagbibigay to ng good luck and good fortune. O, diba? At saka, nag-aalis din ng mga negativity. Nagtatanggal ng mga bad spirit sa ating tahanan. Ayan. O, diba? Ang galing. Tapos, isa rin siyang air purifier. Kung maano natin, ayan, nagtatanggal siya ng mga toxins. Lahat ng klase ng snake plant ay isa sa air purifier. Ayan, o diba? Ang ganda ng benefits niya. Pwede siya sa indoor and outdoor. Basta isi-shaded area lang natin siya. Kasi nga, ayan, may tendency talaga na kapag i-full sun natin, nagkakaroon siya ng sunog. Ayan o. O, diba? Nasusunog siya. So, kaya maganda sa kanya na i-shaded area na rin natin siya. Ayan. O, diba? Ang galing. At saka napakadali lang itong paramihin. So, kung paparamihin natin siya, i-divide lang naman natin yan. Yung pinaka-roots niya. Root dividing. So, pinaka-leaves niya, kailangan may kasama lang roots at ilalagay natin sa pwede sa soil propagation. Tatanim natin sa soil at pwede rin sa water or sa mga pebbles yan, pwede rin kasi nabubuhay din sila sa ganon. Then, ayun, diba? Tapos ito, pwede rin naman ito, ikakat-cut natin, ayan. Puputul-putulin natin yung pinaka-leaves at tumutubo rin siya. Yan, nagkakaroon din yan ng ugat. Yan. O, diba? Napakadali lang itong paramihin. At saka isa pa, ground tolerate to, kahit hindi natin to diligan masyado, okay lang, basta ano, yung moist lang yung kanyang pinaka soil. Huwag lang natin siya yung talagang totally dry na dry, kasi talagang magda-dry din siya, kaya dapat din moist lang. Then yung soil na ginamit ko dyan, then lang ano, ano lang, loam soil at saka yung rice hull. Loam soil and rice hull lang yan. Ginamit ko rin dyan. Tapos sinaluan ko rin pala siya ng sand. May sand din yan ng beach. Eh, yung beach naman kasi hinugasan ko rin. Mas maalat, diba? Sinugasan ko lang siya kaya para meron lang ganyan. Meron lang yung buwaghag. Well-drained soil kasi ang kailangan kapag mga succulent na plant. Tapos lalagyan din natin sila ng mga pumice o kaya mga pebbles. Ayan. Para naman mabilis mag-drain, ma-drain yung kanilang soil once na diniligan natin, di ba? Kaya kailangan well-drain lang talaga. Tapos yung pinaka ginagamit ko dito sa mga Sansevieria ko na fertilizer ay yung cow manure. Diba? Once a week lang. Ay, once a week. Once a month lang naman din nilalagay. Kaya walang problema sa kanya. At saka yan, kapag healthy naman ang plants natin, kahit huwag na natin fertilizer, lalo na pag nauulanan siya, maganda kasi kapag tubig ulan. Kasi kapag tubig ulan, napaka-natural yan at mas maganda yung impact sa kanya ng mga plants. Diba? Kapag naman walang ulan, then pwede naman yung gripo, basta ititinig lang natin ng overnight para at least hindi siya, yung chlorine niya hindi maka-affect sa mga plants natin. Ha, diba? Titinig lang natin ng ano, overnight para bumaba lang yung pinaka-chlorine. Tapos yun na yung pandilig natin. Tapos hindi naman ito laging dinidilig. Kaya okay lang din. Ha, diba?
Tapos napaka-good luck pa niya. Diba? Ang sarap mag-alaga ng mga Sansevieria. At saka marami rin pong mga varieties. Marami pang magagandang klase sa kanya. Kaya maganda rin mag-collect ng ganito. Hindi ka rin magsasawa sa mga design niya. Kasi marami sila. Iba-ibang klase rin. Diba? Napakaganda ang mga Sansevieria. Okay, thank you for watching. So, like, share, and subscribe. At huwag na rin natin kalimutan pindutin ang notification bell para sa mga next video pa natin gagawin. Thank you. At description below, basahin na lang natin yung mga ibang information about this plant. Thank you.